Good morning, everyone! Welcome back to our YouTube channel. Have a blessed Wednesday po sa inyo lahat. Sana okay lang po kayo dyan, especially sa mga OFW po natin around the globe. Shout out po sa inyo lahat. Dito po kami sa Kathmandu, Nepal. At mainit po today. We have a beautiful weather. It's 10:30 at mataas na yung sikat ng araw. Masakit na sa balat na para kang mag-toasted. Wala pa kasi akong ano guys, tignan niyo to. Wala pang shade dito. Sabi ko pag nagkaroon kami ng budget, bibili ka. Alam niyo yung umbrella na malaki. Yan, maganda yung ilagay dito, tapos magawa ng table para mas the best yun pag winter. But not this time kasi ang super init. So anyway, naglaba ako guys ng uniform ng mga kulits ko. Every other day kasi naglalaba ako. And then, si Hubby, naglaba din siya ng carpet. Ayan, ito yung dito siya, naulanan siya kagabi. Actually, na isang araw pa ito nilabhan, kaso lang umulan. Hindi kinuha ni CJ. Kalimutan bata pa makalimutan din. So, naglaba siya ng dalawang carpet. Alin si auntie sa kabila, naglalaba din siya. Kita niyo siya guys. Anyway, kamusta ba yung weather dito sa Nepal? Gaano ba siya kainit compare sa atin sa Pinas? So, dito sa Nepal kasi guys, surrounded siya ng mga mountains. So, those mga kababayan that who would like to visit Nepal, masurprise po kayo kung ano ka yung tipong pag nasa high elevation ka, tapos tingnan mo yung mga mountain ranges, parang walang katapusan ng mga mountains. Kasi nung umulan ng mga bundok, sinalo na ata lahat ng Nepal. Anyway, so totoo yun. Sa atin naman, kaya yung init dito, may humid siya, pero hindi siya, konti lang. Presko talaga siya sa paloob ng bahay. Sa Pilipinas naman, kahit saan kang magtago, mainit talaga. Kasi yung kaibahan sa atin, sa Pinas, surrounded tayo ng ocean. So, normally, pag surrounded ka ng dagat, yung humidity niya, masakit. Masakit sa balat, at pati yung lahat na lang ng mga ano, pinapawisan. Pati singit-singit mo sila sa pinapawisan. Kumbaga, totoo yun, di ba? Kasi galing tayo sa Pinas. Super hot sa atin. So, yun ang kaibahan, guys. Yung humidity lang. Mainit din yung sakit. Masakit din sa balat ng sikat ng araw dito. So, yun ang kaibahan ng init dito kaysa init sa atin sa Pinas. So, anyway, guys. Kahit mainit sa atin sa Pinas, ang masasabi ko lang, there is no best place on earth like home. Right? Kaya hoping makauwi kami sa Pinas soon at makikita ko yung aking pinakamamahal na nanay na hindi ko nakita personally for almost 6 years. Could you imagine guys? Kaya hoping na makabakasyon kami this year kasi 4 yung anak ko plus si Hubby, 6 kami. So medyo malaki-laki yung kailangan namin pamasahe. Kaya mag-ipon-ipon pa more at hoping makauwi kami. Hi nanay, shout out po at makita tayo soon. God's willing in His time. 1 hour later. Lunch tayo guys. Ikakamay lang ako with matching nakaakyat pa yung paa. Nakaakyat pa yung paa sa upuan. Nandito kasi ako pag kumain. Pag, lalo na pag morning, pag nagkakape, nakataas yung ito na naman, kalabasa. Talbas na naman ulit ng kalabasa. Sinasamantala ko lang anyway kasi pag after 2 months pag pasok ng bear month wala na siya. Kaya gisa-gisa mo lang siya. Lagyan mo ng garlic. Gisa mo muna siya sa konting bawang konting sibuyas. Tapos, magyan ng asin. Tapos, bibila ko ng chicken cube. Pero, hindi daw yun healthy. If konti lang, maybe, dito. Pang palasa lang.
Hindi kasi ako gumagamit din ng bitchin dito. Masarap ang gana. Tapos yung kape ko. Yung kape ko kanina umaga. Tanghaling dapat may sa kape. Malamig na kasi mainit naman eh. Ubusin ko lang, sayang naman. Pagkatapos nito. As usual, pasok tayo sa work. So yung buhay ko dito lang. Buhay namin. Mga bata sa school. Mga maya-maya after 3 o'clock. Mauuna si CJ kasi si CJ nagbabas lang siya. Hindi na sila kasya sa scooter. Tinuturoan na namin siya na kasi panganay siya na maging independent. So, lakad lang siya. Alam niyo ba yung nilalakad ni CJ pag everyday mula sa school niya siguro mga around 20 minutes bago siya makarating sa bus stop. Nasanay naman na siya. Sabi ko nga, maganda yan para balang araw may ikwento ka sa mga anak mo na ganito, yung mga dinaanan mo noong una, kaysa wala kang experience, di ba? So, naawa din ako nung una, pero inisip ko din. Alam niyo ba guys, nung walwal muna tayo ng subject. Nung una, nung kami nag-aaral, ang layo kayo nung nilalakad namin. Tapos maputik pa, yung dinadaanan namin, parang dinadaan ng kalabaw. So, kinukwento ko yun sa kanila. So, kaya natutuwa, na-encourage naman. Pero yung mga books niya, binibigay niya kay CL pag umuwi na siya para magaan lang yung bit-bit niya. Para hindi sakit yung likod. So, ganun. Later. Pasok na naman ako sa work. Andito na naman ako sa paakyat na area. Hinihingal ako talaga. Pag nandito ako sa nagsastop ako talaga at saka huminga ng malalim. Pag nandito ako sa paakyat, pag mayroon ka namang bitbit pababa, mahirap pag mabigat yung bitbit mo. Pag paakyat ka naman, hihingal ka naman. So yun lang po muna yung update natin for today. Thank you so much everyone for your love and support once again. Nandun ako guys sa tawid. Nandun ako mag-aabang ng bus. So, hindi ko na kayo isasama sa aking pagpasok kasi na-master nyo na ata yung ano, yung bawat sulok ng aking workplace. Dito ko na kayo iiwanan at magkita-kita po tayo sa susunod namin pag update ulit. Stay safe everyone!